to throw a surprise birthday celebration for Analyn. Kind of like a debut. Kasi hindi pala siya nag-debut nung 18 siya. Kawawa naman. Sige, tutulong ako. Zoey, maraming salamat ah, dun sa pagpapaparty mo dun kay Analyn. Eh, pero sigurado ka ba na hindi ito maging problema? I won't let anyone ruin Analyn's party. May kailangan po ba kayo? Eh, nahanap ko yung boss ninyo. Yung medical director dito. May lalaki po pala naghahanap po sa inyo kanina. Matandang lalaki po. Ano pangalan? Joselito po. Hindi naman pupunta dito yung walang kwenta kong amahan. Lakas lang ng loob niya pagkatapos niya kalimutan na may anak siya. At kung pumunta siya, wala na akong pakialam sa kanya. He's dead to me. Walang gusto si Analyn kay Luke at walang gusto si Luke kay Analyn. They're just friends. What if bumalik ka sa resto tapos check mo yung CCTV nila? Si Regan ba talaga yung kasama mo sa resto? Oo, si Regan yung kasama ko. Kailangan ko ng CCTV footage. 4 nights ago, mga 8 p.m. Bakit po, ma'am? May nawala po ba sa inyo? Yung boyfriend ko. Ninakaw siya sa akin. At kailangan ko malaman kung sino yung babaeng gumagaw sa kanya. Sige po, ma'am. Babae rin po ako at alam ko yung pakiramdam ng nilolo. Humanda kang babae ka, oras na mahuli kita. Walang yung love nito ha, kasi nag-request ang kanya. Ikaw ba yan? Bakit po, Doc? Ay, wala po. Asensya na po. Eh, anak! Naku, mabuti na lang eh. Nabasa ko kagad yung text mo. Nagpapasundo ka. Sabi na tayo umuwi. Oh, anak. Bukas na yung birthday mo. Ano gusto mong regalo? Teka muna. Okay ka lang ba? May problema ba? Upo ka nga muna. Ano nangyari? Inay, may inamin po kasi sa akin si Doc Lu. Gusto niyo daw po ako. Naku. Teka. Anong sabi ni Zoey? Alam na ba niya? Sikreto niyo. Ano tinatago niyo sa akin? Wala kaming secret, Zoey. Zoey, why are you interrogating us? Just answer my damn question. Ano pa nangyayari sa'yo, Zoey? Zoey, ready na ba tayo sa party ni Analyn bukas? Zoey? Is there a problem? Hindi ko na itutuloy yung party. Ano? Bakit? Kasi niloloko lang ako ni Analyn. Alam ko yung siya yung pinagpalit sa akin ni Luke. What? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? No. Ewan, hindi ko alam. Pero feeling ko may tinatago siya sa akin eh. Sandali, Zoey. Ganyan ba ang pagkakilala mo kay Analyn? Kaya ba niya magsinungaling sa'yo? Naagawin niya sa'yo yung boyfriend mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Dad, pero kung hindi siya sino? 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 Sabi ni Zoey, alam na ba niya?
po alam kung paano ko po sasabihin sa kanya. Pero na hindi ko naman din po kasi gusto si Doc Luke. Tsaka mas importante po si Zoey para po sa akin. Nagdududa na nga po si Zoey sa akin eh. Nagdududa? Bakit? Doktora Santos? You have a minute? Kakausapin din kita, Doc Antonio. Okay. But I want you to have this first. Analyn, pag-usap nga tayo. Zoey, ikaw pala yung binigyan ni Luke ng status ko. Bakit kanya binigyan? Ano ba rin sa inyo? Eh, ma'am, wala po kayong reservation. Bawal po kayong pumasok. Analyn? Zoey? Ikaw ang date ni Luke? Dok, Analyn! Sana nalita ko. Ay, Dok, dito kayo. Ikaw ang kadate ni Analyn? Oo, Dok. Birthday treat ko sa kanya. I don't believe you. Mamahalin yung restaurant na yun. Paano mo ma-afford yan? Tsaka, di ba, nasisante ka? Serious niyo naman. Baka gusto niyo i-share yung pinag-uusapan niyo. Come on, Analyn. Spill it. Ano ang sikreto niyo? Ang tinatago niyo sa akin? Analyn, I trust you. So please, please, huwag na huwag mong sisirain yun. Kaya kung may kailangan kang sabihin sa akin ngayon, sabihin mo na. Bago ko pa malaman sa iba. Please. Naku. Nakakatakot pa naman magalit to si Zoey. Na hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko. Ayoko po mag-away po kami ulit. Alam mo, anak, sa tingin ko, kahit na anong gawin mo, magagalit at magagalit siya sa'yo. Pero, kung ako sa'yo, mas maigi kung sa'yo mismo manggaling yung totoo kaysa marinig pa niya sa ibang tao. Kasi kung mangyari yun, isipin mo, talagang niloko mo siya. Pero kung kakausapin mo siya at sasabihin mo sa kanya yung totoo, maipapaliwanag mo sa kanya na hindi talaga totoo yun, na wala kang kasalanan. Pero hindi, nagsinungaling po ako sa kanya. O yun lang nga. Si anak, alam mo naman, masama talaga yung nagsisinungaling, di ba? Pero, pwede mo naman sabihin sa kanya na kaya mo lang nagawa yun dahil ayaw mo siyang masaktan. Tapos sabay na lang tayo magdasal na sana mapatawad ka niya, na sana maintindihan ka niya. Anak, natatandaan mo yung request mo sa akin tungkol sa Tito Michael mo. Diba ang sabi mo sa akin, kailangan maging honest ako. Yan lang din yung request ko sa'yo. Sana, maging honest ka din kay Zoey. Only Luke can answer that, anak. Pero please, give Analyn the benefit of the doubt. Para na kayong magkapatid eh. Na-test niyo na yung loyalty niya sa isa't isa. How would you feel kung ikaw ang pagdududahan ni Analyn ng ganito? Siyempre, masakit. Because you care for each other. You love each other. Zoey, I know that you're hurting. Pero, huwag mo namang hayaan na sirain nito ang trust mo kay Analyn. I'm sure in the long run, may magagawa kayong mali sa isa't isa. There will be misunderstandings. Baka may madiscover kayo na bagay about isa't isa na hindi niyo gusto. Pero huwag mo nang sayangin yung pinagsamahan niyo. Alam mo, Dad, I was an only child for
so long. Kaya alam mo, sobrang happy ko nung naging okay kami ni Analyn. Para akong nagkaroon ng kapatid. I've always believed that the bond sa magkapatid is stronger than parents. So, treasure it. Thank you, Dad. So, tuloy na ba ang party bukas? Hello? Ninang? Are you with Zoey? Or Robert? Hindi nila sinasagot ang text or calls ko. Baka busy lang po sila. Ang alam ko, walang duty si Zoey today. Maybe she's out with her friends. Alam mo, Ninang, let her be. Galing naman po siya sa toxic na shift eh. Don't tell me, magkasama na naman sila ni Analyn. Nako ha? Pwede po. They're good friends now. Ano? Katie, habang wala ako dyan, pagsabihan mo yung si Zoey na huwag magpaka-BFF sa babaeng yon. The daughter of a snake. Hello? Ninang? Choppy po kayo. Hello? Hindi ko po kayo marinig. Hello? Hello? Nang? Katie? Si Zoey, huwag mong palapitin kay Analyn. Ay. Hello? Usap na lang po tayo mamaya, Nina. Malinaw pa naman sa akin na. Hello? Hello, Zoey. Nagpadala na ba ng video? Ano ba? Tumigil ka na nga. Pinaparanoid mo ako eh. Alam mo, ikaw nagpupulyan ang mind ko about kay Analyn. Kaya hindi kita in-invite eh. Sige na nga. Bilis! Teka, di ako makatakbo! Bilis ako! Dok! Ano meron? Andyan na si Dr. Analyn sa baba. Andyan na siya! Sige na, baba na kayo! Sige! Quiet ha, quiet. Good luck, Dok! Good luck! Ika na, bilis! Hi, Sissy! Zoey! Wow! Ang ganda-ganda mo naman! Ganda mo din! Suot mo? Ayan! Siyempre! Tara na! Let's go! Zoey! Yes? May kailangan kasi akong sabihin sa'yo eh. Eh, mamaya na yan! Tara na! Let's go! Zoey! Importante yung sasabihin ko. Mas importante pa ba yun sa new research party? Tara na! Mamaya na yun! Alam! Hindi na! Siyempre, anything for my sister. Tsaka diba sabi mo, hindi ka nakapag-debut? So, eto na. So, hindi mo na dapat ito ginawa para sa akin. Hindi ko naman deserve to eh. Ano ka ba? Ngayon ka pa nagdrama. Mag-enjoy ka na lang, okay? Pababa na ako. Dito ka lang, ha? Sorry. Grand entrance!
kayamanan. Naku, Lilith. Grabe, no? In fairness, important talaga yung party. Tsaka yung mga kutsara tinidor, kulay gunto. Ang ganda-ganda. Alam ba talaga pagka-rich kid? At ikaw naman, ano ba yan? Napapaghalata ka. Eh, minsan lang to eh. Hindi mo ba na gusto ito? Ay, hindi. Hindi. Okay siya. Iniisip ko lang si Analyn. Lynette, mukhang masaya naman si Analyn ah. May problema ba? Ay, hindi, wala. Sige na, kain na tayo. Alright, everyone! So because this is an intimate event, medyo maiibahin lang tayo sa program. And instead of doing the 18 candles, 18 gifts, 18 toasts, and 18 roses, we will call on stage special people on Dr. Analyn's life. And we will start off with her ninang, Ninang Diyosa. Nak, alam mo, may aaminin ako sa'yo. Alam mo ba na nung pinagbubuntis ka ng nanay mo, ako talaga yung gustong-gustong-gusto niyang kausap. Kaya naman alam ko eh, na sa'kin ka pinaglihi. Halata naman, di ba? Pero nak, maraming salamat sa'yo na kahit ang hirap ng dinanas ng buhay natin, hinding-hindi ka tumigil sa pagmamahal mo sa nanay mo. So, happy birthday, Nana! Ang susunod naman po ay ang kanyang ninong na si Ninong Cromwell. Naku, Analyn, kinakabahan ako. Binigla mo kami, hindi naman ako sanay sa ganito eh. Alam mo, Analyn, dati pa man eh, tanggap ko na bago ka dumating sa buhay ko, tanggap ko na tatanda na ako mag-isa. Pero ayan, dumating ka, kasabay ng pagdating mo ang ninang Diyosa mo, labidabs ko. Mula noon, alam ko hindi na ako muling mag-iisa. Kaya ngayong birthday mo, Analyn, ang wish ko lang eh, sana matupad lahat ng nais ng puso. Happy birthday, Analyn, at mahal ka namin. Ha 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 ha
sa'yo. Hoy! Megan, kanina pa kita napapansin. Ba't ganyan ka makatingin kay Doc Lu? Eh, kasi nga, Mars, karibahal. Karibol, umigil nga kayo. Imbento kayo. Mamaya, marinig kayo ni Zoey. Denayan ka lang kasi. Humabol ka kasi, Regan. Nakakaloka ka. Run, Regan, run. Tumigil nga kayong dalawa. Baka masira niyo pa yung gabi ni Doc Analyn. Bakit naman masisira? Oo nga, Regan. May alam ka ba? Wala. Basta kumain niyo lang kayo dyan. Balahin. Sabi ko na ito naman. Pwede kong susabi tapos wala. Spill that tea. Yes. Spill that tea. Doc, pwede po ba kayo makausap? I heard about you and Zoey. Doc, I'm sorry. No need to apologize. Love is a game of luck. May minamalas, may siniswerte. I just hope na hindi maapektuhan yung pagkakaibigan ni Analyn at Zoey dahil sa'yo. First dance, may we call on stage the father of the debutante, Mr. Michael Lubrin. Mauuna pang magwala si Moira kapag nakita niyang nagsasayaw si Analyn at ang tatay niya. Oo, ma. Oh, di ba? Oo. Josay, kilala niyo na ba kung sino ang tatay ni Analyn? Chang, ano ang nangyayari dito? Kilala mo na rin kung sino ang tatay ni Analyn? Si Doc RJ po. Kapal na mukha mo. Akala mo natatakot ako sa'yo dahil Diyos ka sa ospital na to? Sasaksakin ko talaga yung mukha mo para hindi ka na makilala ng anak mo! Doc, kilala niyo po ba kung sino yung tatay ko? Hindi ka dito! Zoey, tama na! Kakampihan mo na naman yung babae niyan? Doc, tama po siya. Alis na lang po ko sa ospital na to kasi nasasaktan ko po siya eh. Mayaan niyo na ako! Ako ang tatay mo!